Nang magising si Isabella ay napangiti siya. Alam niyang nasa silid pa rin siya at si William ay pakatabi pa rin niya. Ang sarap-sarap nitong makatabi. Mainit. Parang puno siya ng seguridad. Ipagluluto niya ito ng masarap na almusal. Magliligpit na rin tuloy siya sa ibaba. Pagbangon ni Isabella, saka lamang niya napansin ang isang larawan sa mesa. Kinuha niya iyon. Larawan iyon ni William kasama ang isang babae. Nakapose ang dalawa. Parang pwedeng ilagay sa magazine ang kuhang iyon ng mga ito. Si William ay nakasuot ng puting tuxedo. Ang babae naman ay mistulang modelo sa suot nitong sinaunang gown. Parang kapanahunan ni Elvis Presley ang estilo ng larawan. Katabi ng larawang iyon ang isa pang larawan na mas kaswal ang kuha. Nakayakap si William sa babae habang nakadila ang babae sa kamera. Parang kay saya-saya namang ito. Halatang hindi sa Pilipinas kuha ang larawan sapagkat ang ibang taong nasa paligid ay mga Amerikano. Bukod doon, wala yatang lugar sa Pilipinas na ganoon kaganda. Parang sa Europa kinuhanan ng larawang iyon. Naunawaan ni Isabella na marahil ang babaeng iyon ang dapat sanang pinakasalan ni William ilang taon na nakakaraan. Kung nang nagdaang gabi, hindi si Isabella nagsisisi sa ginawa nila. Ngayon, parang ibig niyang sabunutan ang kanyang sarili. Naroon pa ang mga larawan ng babae. Ibig sabihin, hindi pa rin ito nalilimutan ni William. Nang parang magigising na si William, binalik kaagad niya ang mga larawan sa kinilalagyan noon at saka siya lumabas ng silid. Parang wala siya sa sarili hanggang sa maisip niyang baka nawala ang sa isip niya ni William tungkol sa mga larawan. Minsan, ang isang bagay na naroon na nang matagal ay nalilimutan ng alisin. Dahil kung mahal pa nito ang babae, bakit may nangyari sa kanila? Hindi ba't malaki na nga ang improvement nito mula nang dumating siya roon? Ang mismong ama nito ang nagsabi sa kanya. At mismong siya ang nakakakita ng mga pagbabagong iyon. Wala siyang dapat na ipag-alala. Nagtungo na siya sa kusina. Pagdaan niya sa may salas, napansin niya. Parang walang nangyari. Nagtaka siya na walang bahay doon ng dugo. Nababasa niya sa libro na ang babae daw ay mayroong kung tawagin ay virgin blood. Eh baka naman iba siya sa karaniwan. Naisip na lamang ni Isabella. Nagsaing siya, nagprito ng tapa, itlog at gumawa ng hot chocolate. Naghahain na siya nang maramdaman niya ang pamilyar na bisig ni William na yumakap sa kanya. Good morning! How is Isabella? Isabella is okay. How is William? William is feeling really damn good. This morning! Kain na! Ngiti-ngiti si Isabella. Pinapatunayan lamang nito na wala nga siyang dapat na ipag-alala. Gusto man niyang banggitin ang tungkol sa nangyari ng daang gabi ay hindi niya magawa. Walang dahilan para pag-usapan iyon dahil okay naman sila ngayon. Isa pa, paano siya magsisimula ng usapan tungkol doon? Pagkatapos mag-almusal, namasyal sila. Kitang-kita na ganado ito. Masarap sa pakiramdam na nakikita niyang masaya itong kasama siya. Nagpaspas sila na magkasama. May sarili silang silid. Magkahawak pa sila ng mga kamay habang ang mga masahista ay nasa likod. May talutot ng bulaklak sa paligid. Napaka-romantiko ng dating ng lahat. Naunawaan ni Isabella kung bakit yun ang tinatawag na lover's package doon sa spa. Paglabas nila doon, nakasalubong nilang isang kaibigan nito, si Porter Chua. Ngumiti kaagad ito sa kanila ni William. Kasama nito ang asawang si Celia. Niyaya sila namang itong kumain na pinaunlakan naman nila. Mukhang nasasabik si Celia na nagkwento sa bagong aktibidad ng mga ito sa teritoryo. Nag-aaral daw mga ito ng ballroom dancing. Natawa si William at kinantsawa ng mga ito. Naghamon naman kagad si Celia. If you think it's funny, try learning it. Tignan ko lang kung makatawa ka pa. Yeah, why don't you two try it? There's still a spot in our group. Oo nga, William. Sang-ayon din ni Isabella. Kahit anong pag-aaralan sa totoo lang ay nasasabik siya. Karagdagan sa kanyang bokabularyo ang malalaman niya doon. Kahit pa nga ang sayaw iyon. Isa pa, gusto rin niyang matutong mag-ballroom dancing. Bukod doon, wala naman silang madalas na ginagawa ni William. Fine! Why did you all suddenly get into ballroom dancing anyway? You will know later. Oh, you are not too chicken to attend the session later, are you? Ani Celia. Umismed si William, saka ngumiti. You're on! Umuwi na sila. Noon lamang ni Isabella ang alala
na wala nga pala siyang damit na pang ballroom. May tinawagan lamang si William at maya-maya lamang ay may dumating ng damit na pang gym. Ang lahat ng iyon ay merong tatak. Hindi na si Isabella tumutol. Ibig niyang magmukhang maayos sa harap ng mga kaibigan ni William. Kapag pinalad ay baka maging mga amiga at amigo na rin niya mga ito. Nagtungo na sila sa gym kung saan gaganapin ang dance lesson. Nalaman nila kung bakit nag-e-ensayo ang mga ito. Meron palang ballroom dancing competition ang mga miyembro ng teritoryo at ang premyo ay 3 taong libreng membership. Nang pabulong na Isabella na tinanong kay William kung magkano ito, ay mandik na siyang mapasigaw. Napakalaki pala noon. Pero mukhang kahit sino sa mga kaibigan nito ay hindi interesado sa malaking premyo, kundi sa isang hamon daw ng presidente ng teritoryo na si Wilfredo Resplandor na nagsabing baka raw walang manalo. Nalaman ng dalaga na ang mananalo sa mga miyembro ay lalaban dito sa kapareha nito. Parang huling challenge. Nung nakaraang taon kasi, lalaki ang nanalo. Sa labis na pagkagulat ng lahat, sapagkat ni minsan daw ay hindi nakita ng kahit sino na nag-ensayo ito. I would give Wilfredo some challenge, wika ni William. Bigla naman si Isabel ang kinabahan. Meron palang pustahan. Mabuti na lamang din at hindi parehong kaliwa ang mga paa niya. Nagsimula na nga ang pagtuturo ng isang baklang instructor. Lalo siyang kinabahan na makitang mahuhusay ding sumayaw ang lahat, maliban na lamang kay Tulindoy. Ang totoo, maaari naman itong maging mahusay, pero parang itong ginagawang kengkoy ang mga hakbang. Nang pagalitan ito ng asawa nito, saka lamang ito nagtino. Nang matapos ang sesyon na iyon, nagtanong siya kay William tungkol kay Imelda at nang malaman niyang hindi pala ito mula sa angkan ng mga tipong Ayala de Luzubel, parang nabuhayan na siya ng loob. Isang ordinaryong babae na tulad niya, na pangasawa ng isa sa mga kaibigan ni William. Isang napakagandang balita noon para sa kanya. Maliwanag na posibleng meron silang lugaran sa buhay ng mga ito. Ginanahan siya sa balitang iyon, kaya naman pagkatapos silang kumain sa panlilibre ni Tulindoy, nagaya siya kay William na mag-ensayo pa sila sa bahay. You really want to win, ha? Wika ng binata. Oo naman, ilang milyon kaya ang premyo. Hindi ba pwedeng gawing cash na lang para hati tayo kung sakali? Wika ni Isabella. Ang lakas ng tawa ni William. I'll take care of you. Don't worry. Nag-init ang dibdib ni Isabella. Masarap marinig ang mga ganitong salita mula sa lalaking ito. Parang ayaw na tuloy niyang mag-ensayo. Parang mas gusto na lamang niyang yakapin na lamang ito at lambingin. Parang nabasa naman ito ang nasa isip niya. Kumindat ito sa kanya at sinabing, "You want to take a shower with me?" Tumango kaagad siya. Ang lakas na naman ang pinakawalan itong halakhak at saka siya binitbit na parang sako ng bigas, paakyat sa kanilang silid. Tawa siya ng tawa dahil kinikiliti siya nito. Nawala ang ngiti niya nang nasa tapat na sila ng dutsa. Titig na titig ito sa kanya. Isang uri ng tingin na parang masuyo. Merong kalakip na pagmamahal. Ano ba to? Para namang naluluha siya na hindi niya maunawaan. Hinagka nito ang mga labi at ng mga sandaling iyon, meron si Isabel ang inamin sa kanyang sarili. Natutuhan na niyang mahalin ang lalaking ito. Sana alagaan ito ang puso niya dahil nawasak na iyon dati. At dahil alam niyang nawasak na rin ang puso nito ng todo-todo, ay magiging napakaingat niya roon. Ituturing niya iyong parang sa kanya na rin. At kung sakali man na matagpuan ito ang sariling nagmamahal na rin sa kanya, titiyakin niyang hinding-hindi ito magsisisi. Ang obserbasyon ni Isabella kay William ay may pagka-weird ito. Kanina pa sila nagsasayaw sa bahay. Nasa sala sila at iniurong nito ang lahat ng kagamitan sa isang panig. Merong isang bakanteng silid sa itaas, pero mas gusto nilang kapwa sa sala. Ang pinapatugtog nito na sinasayaw naman nila ay isang medley. Merong kanta ng Police, Voler at Por Una Cabeza na isang tango naman. Maganda ang pagkakamagawa ng medley. Ang katapusan ng sayaw nila ay ang tango. Nawi-weirdan lamang si Isabella sapagkat kakaiba ang mga napiling tong tugtog. Hindi iyon isahang buulang. Ang kagandahan na iba't ibang uri ng saraw ang mailalagay nila sa medley na iyon. Ang gusto nito ay mayroong iniitsa-itsa pa siya nito. Wala namang problema sa timbang niya. Parang kay gaan niya kung bubuhatin siya nito. Ang kaso'y natatakot pa rin siya sa mga ganong steps.
Yon ang kailangan nilang i-ensayo. May isang buwan na nakakaraan nang matapos ang session nila. Isang bakla ang nagturo sa kanila. Ngayon, kanya-kanya nang gawa ng steps. Ang unang plano nila ay kumuha ng magtuturo sa kanila. Isang mahusay na profesional. Pero naghamon si Tulindoy na wala rin sa grupo namang ito ang kukuha ng isang profesional. Sa palagay ni Isabela ay kayabangan iyon, lalo na't masyadong malaki ang premyo. Pero wala sa kanyang desisyon, kundi na kay William. Desidido ito na tanggapin ang hamon Tulindoy. Kaya ngayon ay marami silang pinapanood na videos. Sa palagay niya ay hindi nila magagawa ang ilan sa mga ginagawa doon dahil napaka-komplikado na ng mga dance steps na naroon. Pang mga taong walang buto yata o apat na mga paa ang mga hakbang doon. This time, we will perfect it. Naitilik na lamang ng dalaga ang mga mata. Kanina pa nila ginagawa ang hakbang kung saan nakataas siya sa ere. Ay magpo-pose siya, nakatodo ng stretch ng mga paa habang ang mga kamay naman ay ganoon din. Parang balerina na parang isang ice skater. Isang kamay lamang ang nakahawak sa kanyang bewang. Sino ba naman ang makakapag-stretch sa ganoon? Natatakot ako, wika ni Isabela. I won't let you fall, saad naman ni William. Alam ko, pero ewan ko ba? Parati si Isabela na napapahawak sa kamay nito. 1/4 pa lang ng stretch ang nagagawa niya, sumusuko na kaagad siya. Mabuti na lamang at matagal pa ang kompetisyon. Meron pa silang mahigit 4 na buwan para mag-ensayo. Ganoon katagal ang anunsyo dahil nga sa higpit ng kompetisyon. Come on! Tumango na lamang siya. Yon ang tinatawag tong transition. Ang huling step nila mula volera patungo sa bahaging poruna kabesa. Sa ulado nila ang mga dance steps, yun nga ang una nilang inaral. Hirap na nga lang sila sa execution dahil na rin sa kanya. Kapag damangasan ang mukha ko, William, humanda ka! Ang lakas ng tawa nito. Nagpatuloy na ulit sila. Isang oras na silang paulit-ulit, hindi pa rin nila napeperpekto ang sayaw. Nagpasya silang magpahinga, nang sabihing halos split second muna. Nagluto si Isabela ng hapunan. Nakayakap lamang ito sa kanya mula sa kanyang likuran. Natatawa na siya rito. Kapag naglalambing ito, ganun talaga ito. Para bang siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa at kailangan siyang suyuin ito at lambingin ng maigi dahil baka maisipan niyang iwan ito. Ganoon ito katinding manuyo. Nakakapag-init parati ng puso niya. Hindi siya nagsasawa sa yakap nito. Hindi siya nagsasawa sa halik nito. Hindi siya nagsasawa dito. At kahit minsan, hindi siya nabigot kapag sama niya ito. Mukhang ganoon din naman ito sa kanya. Kaya naman nagpasa siyang huwag niyang itanong dito kung ano ang meron sila. Kailangan pa ba niyang itanong yan kung ganoon naman ang samahan nila? Yun nga lang, hindi niya magawang ikwento sa kanyang ama ang lahat sapagkat tiyak na magagalit ito sa kanya. Sino ba namang amang matutuwa na ang anak ay nakatira na sa bahay ng lalaki pero na hindi pa nito nakikita ang lalaking sinamahan ng anak? Hindi pa kasi niya nadadala sa kanila si William. Ayaw niya kasing magsimulang magkahinala sa kanya ang kanyang ama. Dudero pa naman ito pagdating sa kanya. Tiyak na maiisip ka agad ito na may gusto siya kay William. Mahirap isipin na wala, lalo na at gwapo ito. At kapag nagtanong na sa kanya ang kanyang ama, ay parang mahihirapan siyang magsinungaling dito. Tikman mo! Wika ni Isabela nang isubo dito ang isang maliit na karne. Menudo ang niluluto niya, ang specialty niya. Hmm, sarap! Parang ikaw! Wika ni William at hinagka nito ang gilid ng kanyang leeg. Nagtayuan ang mga balahibo ng dalaga sa katawan. Tumawa ito. Ikaw talaga? Masyado kang... Hoy! Ikaw nga dyan! Nagluluto ako dito, nakapulupot ka sa akin. Inirapan niya ito habang nagiinit ang mukha. Ano ang magagawa niya kung totoo ang sinasabi nito? Kung minsan ay gumagawa siya ng hakbang para tuksohin ito. Halimbawa ay hindi nito alam kung pwede na siya o hindi. Kapag tapos na ang kanyang red days at wala pa itong ginagawa, nagpapakita na siya rito ng motibo. Katulad na lamang halimbawa ng pagsisilbi nito, ang tanging suot ay ang kanyang panloob. Napabungis-ngis si Isabela bigla nang maalala niya ang kamalditahan niya. Paano'y na-addict na siya kay William? Para bang mahirap ng mailarawang diwa na wala ito sa buhay niya? Hindi yan naiisip yon noon kay Donnie. Sa isang banda,
nakakapagpakaba sa kanya ang intensidad ng damdamin niya para kay William. Sa isang banda naman ay masaya siya na nakaramdam siya ng ganoon katinding pagmamahal para dito. Hindi ba't ganoon ang hinahanap ng maraming tao? Ang isang uri ng pagmamahal na hindi madaling mawala at makalimutan. Isang totoong klase ng pagmamahal. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Muli nitong hinaga ng kanyang leeg. Tama na, William. Nagugutom na ako. Kung saan naman tayo niyan mauuwi? Ang lakas ng tawa nito. Inabot nito ang mangkok na sinasandukan niya ng ulam. Nakitulong ito sa kanyang maghain. Pangiting-ngiti lamang siya rito. Mula na magkasundo sila, wala na yatang lumipas na araw na wala siyang ngiti sa mga lapi. Yung inaalala niyang larawan sa silid nito, tinago niya sa drawer ng mesa. Sinubukan niya kung maiinis ba ito sa kanya. Ngunit wala siya ni anumang salitang naririnig mula dito. Hindi rin ito ilalis pamula sa lalagyan na iyon ang larawan. Gusto sana ni Isabella ang maglagay ng larawan nila. Palitan ang inalis niya. Pero naisip niyang baka naman matawa ito sa kanya. Ayaw rin niya na nang baka maisip pa nitong nagmamadali siyang maging bahagi ng buhay na iyon. Higit sa lahat ay mas masarap kung ito ang maglalagay ng larawan nila sa isang frame. Meron na rin naman silang larawan. Ang kaso pangit ang resolution. Sa cellphone lang kuha yun. Minsan nga pakikialaman niyang camera na nakita niya sa silid nito. May camera ito pero ayaw namang gamitin. Hindi pa raw nito naaaral ng maigi kung paano yun gumagana. Regalo lang daw yun dito ng isang kaibigan nito. Nagkwentuhan sila habang kumakain. Kahit araw-araw na sila magkasama, parang hindi sila nauubusan ng mga kwento. Sa isang araw daw, sasamahan siya nito sa Maynila upang makapagpagawa siya sa kakilala nito ng damit na siyang gagamitin niya sa kompetisyon. Nang sabihin ni Isabella na matagal pa yun, ang sabi nito matagal din daw ang gumawa ang kakilala nito. Nanood sila ng TV pagkatapos kumain. Nakahilig lamang siya sa dibdib nito. Nadarama niyang paghalik nito sa kanyang ulo. Ang mga tagpong iyon ang nahihiling niyang sana'y maaari niyang ilagay sa isang kahon para kahit tumanda na sila ay maaalala pa rin niya. Si Mang Anto naman ay mabait pa rin sa kanya at buwan-buwan pa rin siyang nakakatanggap ng sweldo mula rito. Hindi naman ni Isabella magawang tanggihan ang bigay ng matanda dahil hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag dito. Bukod pa sa kailangan din niya ng pera. Ipagpapatuloy niyang plano niyang pagnenegosyo. Yun ang bagong mithiin niya ngayon. Gusto rin naman niyang kahit paano meron siyang sariling negosyo. Kung sakali man, ayaw niyang umasa na lamang parati kay William. Kahit pa ang malaki kung mag-abot dito sa kanya ng pera. Tinatanggap ni Isabella ang mga bigay nito. Tinatabi lamang niya sa bangko. Alam niyang hindi na iyon mga sweldo kundi pagtulong na sa kanya. Hindi siya ipokrita upang hindi tanggapin ang mga iyon. Ano siya? Mayaman? Gayunman, nilinaw niya kay William na hindi rin ito kailangan pang magbigay sa kanya. Tinawanan lamang siya nito at patuloy pa rin nagbibigay sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 10th kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!